Sa tulong ng aming kaibigan, ay natuntun namin ang bakanting lote na ito na may naninirahan na dalawang matanda at may mga alagang maraming aso. Ayon kay Tatay Hustico at kay Nanay Joselina, matagal na silang naninirahan sa bakanting lote na ito kasama ng kanilang mga alagang aso. Animo'y nagmukhang shelter ang kanilang barong-barong na tinitirahan sa dami ng kanilang alagang aso. Gayong ang kanilang pinagkakakitaan ay pangangalaka lamang na sapat ang kinikita para sa pagkain nilang dalawa. Magandang araw po sa inyo. Yun po, nadaanan po kasi namin kayo na talaga pong kapansin-pansin na napakarami pong aso dito. Tapos nasa isang bakanting lote po kayo. Ayun po, kamusta po ang buhay-buhay nyo rito? Ako lagi akong umaasa na yung kuan, yung medyo mabilis din ang mga paporma sa kalsada, mapasahan ako ng iskre na bakal. Kasi ang gusto ko, konting ano lang, bakod. Kasi may nagbigay sa akin ng ship niyan na maliit. Opo. Ngayon, yun din inaasahan ko nga po pwede magpasa sa akin ng maliit na request ko nga bakal, iskre. Yung paha sa pahaba, pinakabakod. Opo. Ngayon, yun lang ang akin lagi. Para saan niyo po gagamitin yan? Dito sa ano, yung bigay sa kanya na, nagbigay sa akin ng ship na ito na maliit. Purong roll. Kaminsan nagbebenta ako niyan, yung ganyan. Yung iniipon ko lang yung mga kinakalat-kalat dito, tapos pinapasa ko na. Ilan po nanay itong aso niyo? Hindi ko nabilang ah. Pero ano, may mga 20 piraso pa ito? Basta meron, meron siya. Meron siya 20. Okay, ako. Ito po bang inyong kinatitirikan na parang barong-barong, ito po ba tumutuloy yung ano, pag umuulan, tumutuloy po ba sa loob? Hindi naman. Yung ano, bali yung tinitirahan ng aso, hindi naman tumutulo. Okay. Ito lang dito banda yung bali yung pinagruktungan na kulang. Kaya nga sinisikap po alisin, hindi alam rin. Okay. Kasi alisin ko to. Okay. Paano pong nagiging sistema ng buhay nyo dito? Saan kayo kumukuha ng pagkain? May magbibigay, ayos lang. Okay. Pero wala, hindi naman inaasahan kasi okay. Mga nagdaraan nyo. Nanay, saan po kayo kumukuha ng ano, ng pagkain ng aso? Tulad ng kantin. Tapos kasi kabilaan yung kantin. Eh. Meron dito. Kantin naman yun. Araw-araw mayroon magdamag na ano, service. Mayroon na bumaghapon. Yun, kung kaya may nakukuha ng maagang pagkain din. Opo. Okay, so, nanay. Siyempre, ang hirap po ng sitwasyon nyo. Siyempre, aalalahanin nyo rin palagi yung inyo pong kalagayan, yung inyong kalusugan, nanay. Ito po. Kayo po ba'y nakakakain dito ng 3 times a day? Hindi rin kasi si Manong kung minsan galing sa labas, may dala siya o wala. Mayroon, ano, eto, may pagkain, minsan wala. Minsan wala po. Ito pong inyo pong mga aso, nakakakain naman po ng maayos. Oo, mayroon din naman yun, tulad niyan. Kinakain nila yan, buong maghapon nilalapitan niya, nauubos din. Sabi ko sa kanila, tikim-tikim lang sila. Opo. Kasi ang aso pagka nanhina, ibig sabihin nagugutom. Opo. Wala, yun din naman, inuubos din yun. Kayo po ba nanay ay dog lover talaga? Ay, talaga maliit pa ako eh. Sanay ako sa aso eh. Kasi laking may aso ako sa higaan namin. Opo, opo. Kaya hindi ako natakot sa kahit anong harot ng aso sa tulugan. Okay. Dumami. Nanay, paano nyo naman ito naparami? Lumalapit kasi yung mga aso, lalo pang ano, yung kahit ubusin na lalaking aso ko, mayroon lumalapit talaga ng mga reserba nga kasama nila sa gate pag pinawalan yun. Nag-aanakan din sila. Kaya alam yung pumapasok na tao, kung minsan, yun, umiihit, tapos kinakakol naman sila, hindi naman sila linulusob, hindi naman sinasaklan, nagisa ng bato. Kapag nagisa ng bato, siyempre lahat magugulat yun, pati na ako umiihaw, naglalabasan na lahat yung aso. Nanay, tanong ko po ulit, ano pong pangalan nyo? Joselina. Ilang taon na po kayo? May 60 na, ganun. Ay, ano pong pangalan nila, tatay? Jusico Hilado Montalvo. Apo. Ilang taon na po kayo, tatay? 62, 62. 62. Tatay, gano'ng kahirap ang gantong buhay? Ay, mayroon.
mahirap po, nasasanay na ako. Kailangan ko kumilos para mabuhay kami lahat dito. Mm-hmm. Hindi po hindi ko kilos kahit mahirap ang araw, kahit ang ulan. Anong ginagawa mo, tatay? Anong hanap buhay mo? Mamulot-pulot ka, namapulot dyan, binta sa junk shop. Ah, nanangangalakal po kayo. Oo. Oh. Nakakamagkano naman po kayo, tatay? Kung sa isang araw makakawa 50, okay na. Paano bang nagiging sistema nyo dito? Like, pag umuulan, napakainit, tuloy lang po ba yung pangangalakal nyo? Oo, tuloy lang, kasi para may kinabukasan may panggastos. Ako naman kahit sa lang panghakot ng pagkain ng akin mga dog sa mula sa mga restaurant, canteen, o kahit yung mga sikanhan lang. Importante yung kaya pa tumakbo. Huwag po kayong magsawang manalangin. Ano po, mag-pray lang po kayo. Wala pong imposible na mabago po ng Lord ang inyong pong buhay. Ano po? Kung gusto naman bigyan mag-shotcard dito para may gamit yung pangalakal, yun na lang. Para hindi lang ako maglakad. Apo, apo. Ang mga tuhod ko sumasakit, nakakalakad. Sumasakit ako. Musuko ng tuhod ko, kalakad. Gawa na rin po na kayo po'y may edad na. Oo, may edad na. Apo. Tatay, nanay, meron po kaming ibibigay sa inyo na ito po'y mga grocery. May pagkain ng aso at mga pagkain nyo rin po. Ano? Ito po'y inyo pong pagdamutan dahil kahit pa paano, makakatulong po sa inyo, ano ha? Yes, maraming salamat po. Totoo yan. Napakalaking tulong na po yan na hindi naman bagay maiatin na yung pati pagkain na aso. Ngayon, kumbaga dahilan sa amin yan, nakikita ninyo ang sitwasyon na ngailangan nyo sa ganun. Nadala ninyo ang pagkain ng aso, naiiatulog po. Okay lang po yun, nanay. O sige po, nanay. Ito po'y kukuhanin ko po, ano? Para inyo po'y magamit na, ano po? Sige po. Magandang araw po sa ating lahat. Ito po, meron po tayong nadaanan kanina na dalawang matanda at napakarami po nilang alagang aso. Hindi po tayo nagdalawang isip na sila po'y tulungan dahil sa kanilang o yung sistema ng kanilang buhay ay talaga pong nakakahabag kasi sila po ay nangangalaka lamang po. At hindi po sila nakakakain ng tatlong beses sa isang araw. At ayun, eto po yung mga pagkain po na ating pong binili. Meron po tayong binili na pagkain ng aso. Tapos po mga grocery at bigas at mineral po. Eto po'y kahit papano na makakatulong sa kanila kasi sa mga panahon po ngayon ay tagulan. Hindi po tayo magdadalawang isip na sila po ay tulungan. Ano po? So ayun mga ka-share the love, maraming pong salamat muli sa inyo pong suporta. At ito po, ibibigay na po natin sa kanila. Ito nanay, tatay, ito po yung amin pong ibibigay sa inyo. Pagdamutan nyo po ito, ano po? Marami po ito. Maraming salamat po na hindi na inaasahan na maulit po sa minsan hindi naman talagang gagaya namin masyado ng kapansin-pansin sa mga ganyan na lalanin. Ngayon, kumbaga, nagpapasalamat ako ng marami. Ikinasasaya ko, ikinatutuwa na mayroon na nakapansin din. Apo. Dahil nagbigay ng ganyan karami. Pero, dalawa lang kami niyan. Apo. Huwag po kayong magsawang manalangin. Ano po? Pray lang po kasi wala pong imposible na ang inyo pong mga panalangin na request, sidecar, malay nyo po sa mga susunod na araw ay mabili na po natin. Ano po? At palagi po kayong mag-iingat. Ano po? Salamat. Sige po. Pasalamat. Sa song, sir, the love. Pasalamat ako. May 100 pa, marami pang pasalubong sa amin. Ay, ikaw naman, tatay. Pasalamat. Salamat sa Diyos. Sa mga grocery, ano po tatay no? Sa mga grocery, sa pira, salamat sa Diyos. God bless po sa inyo, ano po? God bless sa inyo. Okay. Sana kami kayo din ng mahabang buhay. Apo. Lahat kami kayo ng mahabang buhay. Apo. Naugod-ugod na, buhay pa rin. Thank you po, God bless po. Yeah. Pagkain niya, pagkain natin rin.
Ito, ito yung kinakain din na to. Ito, kinakain din.